Taon-taon, milyon-milyong tonelada ng basurang plastik ang nauuwi sa karagatan. Nang magka-pandemya, lalong nadagdagan ito. Dahil ang pinakamabisang pananggaraw sa COVID-19 ay nagiging basura na rin. At ayon sa eksperto, tulad din ito ng plastik. Nais nating maging ligtas, ngunit may matinding kapalit pala ito. Halos isa at kalahating taon na nating madalang makita ang mukha ng isa't isa. Ngunit madalas nababakas pa rin ang katauhan ng mga natatagpuan natin. Sa tagal na ng pandemya, nakikilala na natin ang isa't isa kahit nakamask. Minsan nga lang ako nagbaba ng mask sa publiko. Naging laman pa ako ng balita. Pinaghuhuli ng mga otoridad ng Quezon City ang mga hindi nagsusuot ng face mask. Hulyo ng nakaraang taon, sa kabila ng mahigpit na lockdown, pinapayagan pa rin ang magbike basta nakamask. Ngunit nang ako'y uminom sa gitna ng ride at nagbaba ng mask, hinuli ako ng barangay. Ayon, ang tagabalita ay naging laman ng balita. At umabot pa sa mga meme na kumalat sa social media. Isang taon ang lumipas mula noon, nakamask pa rin tayo. Sa Pilipinas, 2% pa lang ng ating populasyon ang may kumpletong bakuna laban sa COVID. Karamihan sa atin, ang gamit ay mga asul na surgical o medical mask. Pinakamura at kung saan-saan iniit siya. Kaya naman umaabot ito sa bawat sulok ng Pilipinas. Kahit mga islang halos hindi dinapuan ng virus, tulad ng isla ng Tingloy sa Batangas. Kilala ang Tingloy sa kanilang Batalang Bato Marine Sanctuary. Ang mga residente roon, matagal nang mulat sa masamang idinudulot ng plastik sa karagatan. Ngunit ang surgical mask, madalas hindi pinupulot. Marami namang face mask sa basura? Opo. Anong ginagawa mo doon? Inaano ko na lang po, tinatagay ko na lang po sa laot. Kinukuha mo rin, hindi na? Hindi na po. Bakit hindi mo siya kinukuha? Baka po kasi may germs. Baka may COVID. May ituturing na biohazardous waste ang mga surgical mask. Gawa ito sa synthetic polymer na tulad ng plastic na hindi basta-basta nabubulok. Thank you.
Kaya may nararapat na paraan sa pagtatapon nito, tulad ng pagbabaon sa lupa. Dito sa isla, patpat na may hook ang ginagamit na pangpulot ng mga surgical mask. Wala pang 3 minuto, ganito na karaming napulot nilang mask sa isang maliit na bahagi lang ng dalampasiga. May mga face mask din na hindi talaga maiwasan dahil ang tao na gumagamit, lalo yung mga disposable, ilapag mo lang, mabitawan, wala na. Tatalsikin na yung kahit saan parte. Kaya hindi po naiiwasan na mayroon talagang lulutang at lulutang sa dagat. Dahil po ang basura sa bahay, papunta po talaga yan sa dagat. Anong epekto ng mga tinatapon na face mask o yung mga face mask na nagiging basura sa dagat? Yan po ang nakikita ng mga ibang divers na sumasabit sa corals. Pag natanggal doon sa corals, sira din yung corals. Halos 2 dekada na nakararaan mula nang idineklarang marine sanctuary ang Batalang Bato. Noong taong 2002, nabuo ang grupo ng mga kababaihang ito na voluntaryong nagbabantay at naglilinis ng karagatan. Pinamumunuan ito ni Princesita Aldovino o Princess. Sila ang angels ng sanctuary nila rito. Dahil po ito po ay ang sentro ng Birdie Island Passage, kailangan po nating pangalagaan. Paano kayo nagkaroon ng malasakit para sa karagatan dito? Bali, sa mga nakikita ko sa ibang lugar, sa lakbay-aral po namin, na magaganda po yung aming napuntahan at talagang protected po yung lugar na yun. Naiinggit ako dahil ganun kaganda yung ginagawa nila. Kaya sabi ko sa sarili ko, gagawin ko din sa amin. Sa aming barangay, bayan ng Tingloy. Paano niyo binabantayan? Bali, nagkaroon po kami ng coordinate sa mayor dahil po yan ay municipal ordinance. Sinusupport din po kami ng aming mayor ng Tingloy sa aming implementation, sa enforcement. Dumami ba yung isda? Bukod lang po doon sa mga isda, yung mga corals po, marami po ang bagong species na nakikita. Sa kanilang misyon, pinaandar nila ang pagiging malikhain. Pagandahan ng lalagyan. So lahat kailangan lahat lalagyan. Nagpaliksahan pa para gawing basurahan ang dating basura. Kumbaga, naturoan na yung mga tao na hindi, kunyari, yung tirang pagkain, hindi pwede rito. So, may tsaka plastic bag, pwede ba rito? Plastic bag? Parang ano yung, nakalimutan ko lang yung recycle, yung sa group, Paris, biodegradable, non-biodegradable. Malaki ang sakon, dahil ka na rin, guys. Pagkakakitaan na rin sa isla ang mga plastic. Isang NGO ang bumibili ng mga plastic waste mula sa isla para sa isang paprika sa lungsod. Ito ang naging dahilan kung bakit nagsimulang mamulot ng basura ang batang si Ruby Rose. Ulila na siya sa magulang at nakatira sa lola. Nakaasa sila sa inaabot na tulong ng tiyo mangingisda. Ngayon, maaasahan na rin niya ang sarili. Anong klaseng plastic ang kinukuha mo? Yung pong mga balat po ng chicheria. Tapos pag nakabenta ka, ano yun? Binubusa mo nila yung pera at ginagamit mo siya o may pinagbibigyan ka? Binibigay ko po sa aking lola.
Ah, binibigay mo sa lola mo? Opo. Tapos anong ginagawa niya doon? Binibili po ng mga 1 kilong bigas po. 3 taon na ang kabuhayang ito sa isla. Karaniwang mga nanay ang gumagawa ng ganitong sideline. At mga 3 toneladang plastic na raw ang naipon at nailayo sa karagatan. Ngunit ang problema ng basurang surgical mask, wala pa rin malinaw na solusyon. Walang gamit, walang pakinabang. Anong solusyon kaya doon? Iwasan siya. Huwag nang gamitin ang disposable. Oo, tulad ng ito. Huwag nang gumamit ng disposable kung maaari, washable. Washable. Pero sa tingin nyo, dahil siyempre mulat na rin kayo dito sa problemang to, bakit marami pa rin gumagamit ng disposable? Mas mura ba siya? Pinamimigay? O ano bang, saan ang gagaling? Mas mura po, marami na din po. Mga maraming tubig. Required daw pong gamitin itong mga disposable kaysa sa mga tela daw po. Opo. Yan po ang inaano lang. Ito daw po ay triply, hindi daw po basta. So, mas ligtas yan? Opo. Yan po ang kaysa daw po sa cloth mask. Sabi nga po sa akin ni Doktora, dahil minsan po ay sinamahan ko yung nanay ko ng pagpapagamot, ang gamit ko po ay yung tela. Sabi po sa akin, ikaw dapat ang ginagamit ko ng mask. Ay yung nga daw pong ganito. Yung iba, gusto po washable kasi daw po pag nalabhan, naibilad, natuyo, magagamit na uli. Ito daw po tapo ng pera. So malaking problema talaga na kailangan ma-resolve kasi ito, hindi pwede daw labhan eh. Hindi. Talagang tapo niya ng tapon. Sabi pa nga po nung nurse na nakausap ko is, ito daw po is good for 4 hours. Ang hindi ko lang nakikita dito kasi kulang talaga yung pagpapakalat ng impormasyon sa mga tao na yung mga face mask nyo, sige, gamitin nyo yung disposable, pero dapat may collection center. Tapos yung LGU yung mag-a-address noong kung paano i-dispose na maayos yung pathological waste o yung mga face mask na disposable na. Kasapi si Danny Ocampo ng organisasyong Oceana na nangangalaga ng karagatan sa Anilao at Tingloy sa Batangas. Nung kasagsagan ng lockdown, nabawasan ang basura sa mga dalampasigan tulad ng mga plastic ng chichirya dahil walang turista. Ngunit noong nagsagawa sila ng cleanup dive, tila mga medical waste tulad ng face mask, face shield at iba pang PPE ang mga pumalit na basura. Unang-una na yung face mask, pagka pumulupot yan sa mga corals, ang corals ay animals yan, di ba, na kailangan nila ng sunlight para mabuhay. So yung part na matatakpan ng face shield, malamang mamatay yon. And yung buong colony ng coral, manghihina kasi halos isang buong organismo yan na binubuo ng maraming organismo. So pag humina yung isang portion ng coral colony, maaaring yung buong coral head mamatay na rin. So isa yon. Tapos pangalawa, yung face shield kasi plastic pa rin yan eh. So nung nandito ko last week nag-dive, pag-aho namin, nakikita ko yung mga isda sumisilong dun sa face shield. Tapos kumakain sila pa unti-unti dun sa mga lumot na nandun sa face mask. Eventually, yung plastics na nadudurog, pumapasok sa sikmura nila at nakakain nila. At pag binuksan mo nga, maaaring makain mo din pag niluto mo yung plastics na yun. So, yun ang isang pinsala na dulot nitong pandemya dahil nga sa napakaraming tinatapon na face mask at ngayon dito sa paligid mo, face shield, no? Pero kailangan pa rin magsuot ng face mask, no? So, ano yung solusyon dyan? Kami sa Oceana, ang isang kampanya namin ay yung single-use plastics nga na kampanya. Unang-una, ina-encourage namin yung mga tao na kung hindi ka rin naman laging exposed sa posibilidad na may tao kang makasalamuhang COVID-19, nabawa, naglalakad-lakad ka lang, nasa barangay nyo lang ikaw, advisable naman pwedeng gamitin yung mga reusable na mga face mask. Unless talagang nasa hospital setting ka na malaki yung chance na ma-expose. Sa laki ng problema ng mga itinatapong face mask, may mga kusang loob na lumilikha ng mga solusyon.
isa sa mga pinakanakamamanghang alternatibo sa surgical mask, ay natisod namin sa maliit na bayan sa Batangas. Ngunit, ligtas kaya ito? Sa bayan ng Tuwi, Batangas, 2 oras lang mula sa Tingloy. Isang pamilya nagtatangkang mag-alok ng alternatibo sa surgical o medical face mask. Gamit ang mga itinatapon na hibla ng abaka. Ayun yung mask making kasi wala daw kami kinikita ngayong time ng pandemic. So, yung brother ko po na nasa Canada, sabi niya, subukan mo ng abaka, yung abaka paper namin as mask. Nais ng pamilya Afable na gumawa ng maskarang biodegradable o yung maaring mabulok sa lupa. At may bonus pa. Ang kanilang maskara may kalakip na buto ng gulay na maaring itanim kasama ng mask. At patubuin. May sili, pechay, mustasa at talong. Plant your mask, ika nga ng kanilang branding. Nakapagbebenta na sila nito online at nakarating na raw sa France ang kanilang produkto. So paano makatitiyak yung mga users ng itong masks ninyo na ligtas sila sa virus? Pero pinatest po namin sa DOST, yung breathability niya, nakapasa naman. Ang problema po namin, kasi pag in-spray ng water, hindi siya pwede. Pag lalagyan namin siya ng tela, hindi na siya biodegradable. Kung tutuusin, ang pinakasilbi ng mask ay bilang proteksyon. Noong nakaraang taon, isa pang abaka mask mula naman sa Misamis Oriental sa Mindanao ang ibinalita na mas mabisa pa raw kaysa sa mask na gawa sa tela. Ngunit nang kumpirmahin namin sa Department of Science and Technology ang ahensya nagsusuri sa mga mask, hindi pumasa sa water repellency test ang mga abaka mask mula sa Misamis at sa Tuwi. Isang condition kasi ang pagiging water repellent para maging ligtas sa COVID. Dahil ang virus ay kumakapit sa droplets na may laway o fluids na galing sa katawan. Do they pass those standards that you look at? Unang-una ang paper, by definition or normally ang pagkakaalam natin, kapag siya ay papel, siya ay nakaka-absorb. So dun pa lang sa idea na yon, alam mo na na medyo meron kang concern. Kasi kung nag-a-absorb siya, then ibig sabihin kung liquid-borne yung iyong virus, then likelihood is siya ay mamamahay doon sa iyong papel na mask, no? Okay siya dun sa loob kasi mag-a-absorb siya. Pero kung panglabas mo siya, then magkakaroon ka ng concern. Pangalawa, kung isang layer lamang siya, single layer lamang, hindi siya, ang pinaka-best na application niya is really street pollution. Yung shape has to be considered. Pangalawa, dapat at least 3 layers. Pangatlo, dapat yung panglabas mo ay hindi na papasukan ng likido, hindi nakaka-absorb. Yung pangloob mo ang nag-a-absorb ng likido. Yung panggitna mo, yun ang kinakailangan na either absorbent or repellent. Depende sa iyong circumstance. Kasi ayaw mong makahawa just as ayaw mong mahawahan ka. Habang inaaral pa kung paano magiging water repellent ang abaka, inirerekomenda ni Dr. Elumba ang paggamit ng face mask na gawa sa tela. Sa katunayan, nag-develop ang Philippine Textile Institute ng Pamahalaan ng fabric face mask na alinsunod sa standards ng World Health Organization. Tinawag nila itong rewear. Okay, anong tingin niyo sa surgical masks? Sino dapat ang nagsusuot ng surgical masks kontra COVID? It has to be the medical practitioners, the ones who are in the front line. Kaya noon nagkaroon ng idea na gumamit tayo ng mga ibang masks. Kasi nagkaroon nga tayo ng supply glitch. So kailangan yon ay we make it available to the frontliners first kasi sila yung mataas ang viral load.
So tayo na hindi naman sa lugar na iyon, ay maaari tayong magsuot ng hindi siya N95 or surgical mask. Sa Asya, kung saan mataas pa ang bilang ng mga may COVID, tinatayang 1.8 bilyong face mask ang itinatapon bawat araw. Ang karamihan daw riyan ay nakakalat lang sa kapaligiran. Dito sa dalampasigan ng Maynila, maraming ebidensya. Like po nitong celebration po ng World Environmental Day, this June 5 po, ang Philippine Coast Guard po natin sa NCR gathered almost 10 tons of non-biodegradable waste during the said event. So, aside po sa coastal cleanup, nagkaroon din po tayo ng scuba surero na ginanap po natin sa area po ng Ternate, Cavite at dyan po sa Maragondon, Cavite, kung saan may mga panginangilan din po tayong nakita at nakuha ng mga face masks. So, pabor naman kayo doon sa mga reusable na face mask? Well, definitely. Isa rin po yung magandang pamamaraan para mas mabawasan natin yung tinatawag natin na waste contributing factors natin, particularly dito sa paggamit po natin ng personal protective equipments, etong mga reusable PPEs naman po natin. So, kami po sa Philippine Coast Guard ay nananawagan na sa ating mga kababayan na kung maaari po sana ay we have to properly dispose our personal protective equipments, particularly po itong mga face masks at face shields po natin. Ngunit, paano nga ba ang tamang pagtatapon ng mga disposable face mask? Matagal na nating alam ang kasabihan, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So kapag synthetic, hindi siya nabubulok. So hindi siya degradable. It will take a very long time bago siya ma-degrade. At pag na-degrade, lalabas microfiber, microplastic, yung sinasabi natin na nasa mga tubig natin, na nakakarating na sa the fishes and the mussels, and you know, it's already in the water system as well as in the air system, yung mga microplastics and microfibers. Halos isa't kalahating taon na ang pandemya, ngunit hindi pa rin malinaw sa publiko ang tamang sistema sa pagtatapon ng face mask. Sabi mo nga, pag nababad na sa dagat ang medical or surgical mask, malamang pwede nang pulutin yon with your bare hands, no? Wala na yung virus. Wala na yung virus, oo. Totoo. Kasi na-oxidize na siya at nahugasan na ng asin na kung sa dagat ang pinag-uusapan natin, ha. Para doon sa ordinaryong consumer, na pag tinapon yung single use face mask nila, ano ba ang sistema? Ang pinakaligtas, one on its possibly hazardous content or infectious content. After using the mask, do not just let go of it parang pinagbalatan ng candy. But rather, bring it home. This is the responsible way of managing mask waste. Bring it home, keep it dry, and let it be parang mahanginan kahit na isang tatlong oras. And then, hanggang sa ganun, nagle-lessen nga yung impact niya na possibly infectious. And then the other hazard ay yung hazard to the environment pag ito'y naging basura at lumutang na sa dagat o sa ilog. So the more responsible way is to make it part of your general waste. Kasi pag naman hanginan at naano na yan, natuyo, general waste na yan. Hindi na yan infectious waste. Balang araw, maaring malapit na. Matatapos din ang pandemya. At babalik tayo sa mga dating gawi. Papasyal tayo kasama ng mga mahal natin.
nasa mga kamay natin ngayon kung anong ating madadatnan. Isang kargatang malinaw, malinis at masigla o puno ng hindi na nabubulok na alaala ng ating matagal na pagdurusa. Mula sa Anilao, Tingloy at Tuwi, Batangas, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.